sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Araw po kayo ng Biyernes, unang araw ng buwan ng Hulyo, taong 2022. Ito ang IZ Balita Nationwide, pangumagang edisyon. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Ating mga balita, PBBM, opisyal nang umupo sa Malacanang, inaugurasyon ni PBBM Payapa at Matagumpay ayon sa Philippine National Police. Dating Pangulong Duterte, umuwi na sa Davao City. Homecoming party, idinaos. Mahigit 1,300 karagdagang kaso ng COVID-19 na itala. Aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa, sumampa sa halos 8,000. 11 pesos na minimum fare sa jeep. Epektibo na ngayong araw. Rollback sa presyo ng LPG, ipinatupad. Sa pangkalakalan, inflation rate sa buwan ng Hunyo posibleng sumampa sa 5.7% hanggang 6.5%. Sa balita sa Ibayong Dagat, 14 patay sa landslide sa India. At sa showbiz, ilang showbiz personalities dumalo sa inaugurasyon ni PBBM. IZ Balita Nationwide. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng PhilHealth. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Ang mag-added po sa inyo ng mga balita sa ngayong araw na ito ng Biyernes. Ako po, si Jam Tarayo. At sa inyo, Ray Pacheco. IZ Balita Nationwide. Nanumpa na bilang 17th Pangulo ng Pilipinas si President-elect Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Alas 12 kahapon ng tanghali nang manumpa si Marcos kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo sa National Museum sa lungsod ng Maynila. Bago nito ay nagtungo ng Malacanang si PBBM para sa isang turnover ceremony kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ay mataimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig. Ang aking mga tungkulin. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. Ipapatupad ang mga batas nito. Magiging makatarungan sa bawat tao. At itatalaga ang aking sarili. Sa paglilingkod sa bansa. Kasihanawa ako ng Diyos. Congratulations, Mr. Pagi ng outtaking ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niyang mas maging maganda ang kalagayan ng Pilipinas kumpara sa kinatatayuan nito bago ang pandemya. Binigyan din ni Marcos sa kanyang inaugural speech na hindi ang nakaraan kundi ang hinaharap ang nais nitong pag-usapan. Habang inihingi ang tulong ng mga Pilipino, sinabi ni Marcos na hindi niya ito aasahan at gagamiting dahilan. Matatandaan na noong kampanya ay sinabi ni Marcos na sa halip na sagutin ang mga ibinabato sa kanya ng kanyang mga kalaban, ay mas ninais nito na magharap ng solusyon sa mga problema ng bansa. Aniya ito ang kanyang ilalahad sa kanyang paparating na State of the Nation Address o SONA sa Hulyo 25. Samantala, nanawagan si Marcos sa mga sambayanan na makiisa
sa pagharap sa mga hamon upang makamit ang mga pangangailangan ng mga Pilipino. Halos 30 individual na dumalo sa inaugurasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa National Museum sa lungsod ng Maynila ang nahilo at nagkaroon ng high blood. Ayon sa Department of Health, dinala sa tent ng medical team sa museo ang mga pasyenteng pawang edad 40 hanggang 55. Siyampang individual na dumalo rin sa naturang aktibidad ang nagpa-check ng kanilang blood pressure. Bago magsimula ang inaugurasyon, ay naging maulan pero kalaunay tumindi naman ang sikat ng araw bago magtanghali. 7:08 ng umaga, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Inauguration ni PBBM, tagumpay ayon sa PNP. Detalye ng balita nga niyatid sa atin ni Patrol 13, Gilbert Perdez. Tinuturing na tagumpay ng Philippine National Police o PNP ang inaugurasyon. Isa bansa, sa gitna ng nagpapatuloy na global food crisis sa bunsod ng gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ito ang kanyang tiniyak sa kauna-una niyang talumpati matapos ang inaugurasyon bilang 17th Pangulo ng bansa kahapon. Food is not just a trade commodity. Without it, people weaken and die. Societies come apart. It is more than a livelihood. It is an existential imperative and a moral one. An agriculture damaged and diminished by unfair competition will have a harder time or will have no prospects at all of recovery. Ayon kay Marcos, ang supply ng pagkain ay dapat i-prioridad gaya ng ginagawang pagtrato ng mga mayamang bansa sa kanilang agriculture sector. Sumisigaw na niya ang naturang sektor para sa agarang pagtugon sa matagal nang iginigit na atensyon. Food sufficiency must get the preferential treatment the richest free trade countries always gave their agricultural sectors. Their policy boils down to don't do as we do. Do what we tell you to. I am giving that policy the most serious thought. If it doesn't change or make more allowances for emergencies with long-term effects. Paagi pa rin ang dalumpati ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nanawagan sa mga Pilipino si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maging bahagi ng solusyon sa mga problema ng bansa. Sinabi ni Marcos sa kanyang inaugural speech na walang iba nga mapagkakatiwalaan ng mga Pilipino kung ano ang pinakamabuti para sa kanila. Aniya na patunayan na rin sa kasaysayan na ang solusyon na mula sa labas ng bansa ay nagdudulot lamang ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, maraming problema ang kakaharapin ng bansa subalit ang pagsuko ay hindi kasama sa mga opsyon. So let us all be part of the solution that we choose. In that lies the power to get it done. Always be open to differing views, but ever united in our chosen goal. Never hesitating to change it, should it prove wanting. That is how agile, resilient republics are made. Our future we decide today. Yesterday cannot make that decision anymore, nor can tomorrow delay it. Yan ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang inaugural speech kahapon. Pinapurihan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa inaugural address nito. Ayon kay PBBM, nagpatayo ang kanyang ama na sa termino nito ng maraming imprestruktura at nakapag-produce ng mas maraming bigas sa bansa. My father built more and better roads, produced more rice than all administrations before his. President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father's. Much has been built, and so well, that the economic dogma of dispersing industry to develop the least likely places has been upturned. Development was brought to them. Samantala, binado naman ang nakababatang Marcos na hindi siya interesadong mangangkin ng tagumpay ng iba sa halip nais niyang ituloy
anumang nasimulan ng dating administrasyon. Investors are now setting up industries along the promising routes built. And yet, the potential of this country is not exhausted. Following these giant steps, we will continue to build. I will complete on schedule the projects that have been started. I'm not interested in taking credit. I want to build on success that's already happening. We will be presenting the public with a comprehensive infrastructure plan. 6 years could be just about enough time. No part of our country will be neglected. Progress will be made wherever there are Filipinos, so no investment is wasted. Bagay ng inaugural speech pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating IZ Balita Nationwide pangumagang edisyon ngayong araw na ito ng Biyernes. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 18 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. IZ Balita Nationwide. Ngayong pandemya, alagaan ang kalusugan. Uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig at regular na mag-ehersisyo. Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield kung lalabas. At ipatupad ang 1 hanggang 2 metrong distancing. Isang paalala mula sa MX3. Be extraordinary with MX3. Ako po si Captain Boyet Toledo. Tatlong taon na pong naninilbihan bilang air ambulance pilot. Yung air ambulance po, we transport patient from airport to another airport. So far, nandun yung takot. Lalo na ngayon na we have the COVID. Kasi lalo na sa akin isang piloto, buong araw pag may flight ka, nasa cockpit ka nakaupo. Since 2018, kasama ko sa araw-araw yung MX3. Malagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinion at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Law bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. TWIZ, mapapakinggan sa makabagong radyo sa inyong telepono. Log on to www.twiz882.com. Please like and share. TWIZ. IZ Balita Nationwide. Balik tayo sa detalye pa rin ng ating mga balita. 20 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. Proud na ibinahagi naman ni Senator Amy Marcos sa kanyang Instagram account ang larawang suot ang kanyang sariling gown na sa dinilawang inaugurasyon ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa post ng senadora, sinabi niyang mismo ang nagdisenyo ng kanyang gown na binigyang buhay ni Rem Divino para sa makasaysayang okasyon ni PBBM. Sinabi ni Amy na ang mga nakalagay sa kanyang gown ay regalo mula sa kanyang ama, kabilang na dito ang mga restored lockets, chains at pendants bilang embellishments o palamuti sa kanyang gown. Bukod pa dyan, simbolo din ito ng pag-alaala sa kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edrelin Marcos Sr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang aayusin ang public health system ng bansa sa gitna ng kinakaharap na COVID-19 na pandemic. Ayon kay Pangulong Marcos, kabilang ang pandemya sa pinakamalaking hamong kinaharap, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Pinapurihan naman ni PBBM ang mga Pinoy healthcare worker na buhay ang isinasakripisyo at nakikipagsapalaran sa ibayong dagat para sa magandang kinabukasan. To start with, we never got over the pandemic of poor, if any, free public health.
The last major upgrade of a public health system, exemplified by the resources poured into PGH, predates the current shambles by 3 generations. Our nurses are the best in the world. They acquitted themselves with the highest distinction abroad, having suffered even the highest casualties. With the same exemplary dedication, at home, they just got by. They are out there because we cannot pay them for the same risk and workload that we have back here. Sa kabila nito, makakaasaan niya mga healthcare worker at mamamayana na tutugunan ang mga kakulangan sa public health system. There will be changes. I am confident because I have an outlet in my cabinet. There were shortcomings in the COVID response. We will fix them out in the open. No more secrets in public health. Remember, I speak from experience. I was among the first to get COVID. It was not a walk in the park. Bahagi ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Matapos manumpa bilang 17th Pangulo ng Republika ng Pilipinas, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wala siyang sinaktan o inapakan na sinuman sa kanyang mga naging kalaban noong panahon ng kampanya. Sa kanyang inaugural speech kahapon sa National Museum sa lungsod ng Maynila, muli nitong ipinarating sa publiko ang kanyang panawagan na magkaroon ng pagkakaisa ang bawat isa. Ayon kay Marcos, tiwala siyang tutulong ang taong bayan sa kanya sa pag-abot ng pangarap na maging maayos at mapabuti ang Pilipinas. By your vote, you rejected the politics of division. I offended none of my rivals in this campaign. I listened instead to what they were saying. And I saw little incompatibility with my own ideas about jobs, fair wages, personal safety, and national strength, and ending want in a land of plenty. I believe that if we but focus on the work at hand, and the work that will come to hand, we will go very far under my watch. You believe that too. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. Tinig pa rin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagpaabot ng pagbati si Chinese President Xi Jinping kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ang inaugurasyon nito kahapon. Nagpadala ng congratulatory message si Xi sa pamamagitan ng Chinese Embassy kung saan nagbaliktanaw siya sa mga mahalagang napagkasunduan nila ni Marcos sa pagpapanatili bilang mabuting magkapitbahay at magkaibigan ng Pilipinas at China. Ayon sa embahada, handa si Xi na makipagtulungan kay Marcos ay kay Pangulong Marcos sa paglalatag ng landas para sa pagpapaunlad ng bilateral ties ng dalawang bansa. Magugunit ang nag-usap ang dalawang leaders pamamagitan ng telepono matapos ang pagkapanalo ni PBBM sa presidential elections noong Mayo. Kahapon naman ay personal na dumaro sa inaugurasyon na si Chinese Vice President Wang Qishan bilang special representative ni Xi. Samantala, naghihintay pa ang Department of Health ng abiso mula sa Office of the Executive Secretary kung sino ang itatalagang officer in charge ng kagawaran matapos magpalit ng administrasyon. Ito ang pinahayag ng DOH dahil wala pang itinatalagang kalihim ang naturang ahensya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magugunit ang sinabi ni dating Health Secretary Francisco Duque III na hindi ito magre-rekomenda ng posibleng papalit sa kanya, pero kanyang iginit na dapat may karanasan sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Pangulong Bongbong Marcos ang panunumpa ng mga miyembro ng kanyang gabinete, kabilang na si Vice President Sara Duterte na bagong kalihim ng Department of Education. Bukod kay Duterte, kabilang din sa mga nag-oath at oath-taking sina Executive Secretary Victor Rodriguez, Secretaries Benjamin Jokno ng Finance,
at Jose Crispina Remulla ng Justice, Emmanuel Bunoan ng Public Works and Highways, Bienvenido Laguesma ng Labor and Employment, Susan Ople ng Migrant Workers Affairs, Alfredo Pascuala ng Trade and Industry, Erwin Tulfo ng Social Welfare and Development, Benhur Avalos ng Interior and Local Government, Cristina Frasco ng Tourism, Ivan John Uy ng Information and Technology, Jaime Bautista ng Transportation, Amena Pangandamana ng Budget and Management, at Conrado Estrella III ng Agrarian Reform. Samantala, nanumpa rin kay PBBM ang kanyang panganay na si Sandro Marcos bilang kinatawa naman sa Kongreso ng unang distrito ng Ilocos Norte. Memorize ano, ng mga cabinet members. Samantala, nag-iwan ng huling bilin sa publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte na suportahan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Humiling sa sambayanan ng dating Pangulo na tulungan ang bagong administrasyon sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga bagong opisyal sa pagsisimula ng kanilang tungkulin sa gobyerno. Samantala, pinagmalaki naman ni dating Pangulong Duterte ang kanyang mga naging gabinete at binigyan din na hindi siya nagkamali sa pagpili sa mga ito. Kumpiyansa naman si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mababago ni Vice President Sara Duterte ang sistema ng edukasyon para maihanda ang mga mag-aarala sa mas maayos na trabaho. Ani Marcos Jr., there is hope from comeback sa education system dahil alam niya nga akma kay Vice President at incoming Education Secretary Sara Duterte ang misyong ito. Sinabi pa ng bagong Pangulo na dapat magkaroon ng improvement sa ginagamit na education materials ng mga guro. What we teach in our schools, the materials used must be rethought. I am not talking about history. I'm talking about the basics, the sciences, sharpening theoretical aptitude and imparting vocational skills, such as in the German example, alongside the national language with equal emphasis and facility in a global language, which we had and lost. Talumpati ni President Ferdinand Marcos Jr. Nag-positibo sa COVID-19 si incoming Department of National Defense o DND Officer in Charge, Jose Faustino Jr. Ayon sa DND, asymptomatic at kasalukuyang naka-isolate si Faustino. Pansamantala namang gagampanan ng retired AFP General ang kanyang mga tungkulin at physical na magre-report sa trabaho pagkatapos ng kanyang quarantine period. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang homecoming concert matapos ang kanyang pagbabalik bilang pribadong mamamayan sa Davao City kahapon. Inorganisang aktibidad na tinawag na Salamat Tatay Digong Homecoming Concert ng kanyang mga supporter bilang pagpupugay sa kauna-unahang Pangulo mula Mindanao. Nagpasalamat naman si Duterte sa kanyang mga kapwa Davaoenyo na sa suporta na kanilang ibinuhos. Matapos lisanin ng Malacanang, nag-shopping muna ang dating Pangulo sa Greenbelt, Makati City. Eksakto alas 12 ng tanghali kahapon, opisyal na nagtapos ang 6 na taong termino ni Duterte bilang 16 na Pangulo ng Pilipinas. Sumabay sa pinakadetalye ng ating mga tampok ng mga balita sa IZ Balita Nationwide pangumagang edisyon dito pa rin sa DWIZ. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, ganap na alas 7:30 ng umaga. IZ Balita Nationwide. RBN Radio Philippines Network. DXKD Dipolo Radio Ronda. Pagtibayin ang sama dahil tayo ang tibay ng loob ng isang buong bansa. Tanduay Rum, higit 165 years nang sumasaludo sa mga Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Tanong ng bayan, paano nakapagbibigay ng proteksyon ng bakuna laban sa COVID-19?
Ang sagot? Ginagaya ng bakuna ang virus para makagawa ang katawan ng mga antibodies na lalaban sa totoong virus. Ang mga antibodies ang siyang nagbibigay proteksyon sa katawan laban sa sakit. Ang mga bakuna ay ligtas at epektibo. Ito ay proteksyon laban sa mga nakamamatay na sakit gaya ng COVID-19. Tumawag at makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan kung maaari kayong bakunahan at alamin ang schedule ng registration para sa pagbabakuna. Nabakunahan man o hindi, ituloy pa rin ang pagsuot ng face mask, face shield, pagdistansya ng 1 metro o higit pa sa ibang tao, madalas na paghugas ng mga kamay, at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon para makaiwas sa COVID-19. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Isang paalala mula sa DOH, UNICEF at ng himpilang ito. Nang may kasama. Banduay Light. Drink responsibly. Nahadlong ko. Salid na ko. Ni ako. Hiniti ng higayon nga ni Akasa ako nool. Diyan, mapatay ko yun siya. Dugay, ligay kong nangandoy ni mo, Inday. Ayaw ka pala ka. Dili may bawon ni mong inahan. Pati lawalang ko ni mo, Inday. Marika, nami! Lunes ngadto sa Biyernes, usa kini kamatuod nga sugilanon. Gibuhatan og drama sa radyo og direksyon ni Fermin Colliantes Gomez. Inday. Gidalit sa RPN Radyo Rundag Drama Production Center. Inday. At tangi. Ang dramang Inday, inyong mabati, Lunes ngadto sa Biyernes, alas 12:30 hangtod alas 3 sa hapon. DXKD, Dibolo, Radyo, Ronda, Binigaspe. Ganon din sa aming mga kapatid na RPN radio stations, RPN na DYKD Bacolod, DZBS Baguio, DZRL Batak, RPN DXKT Dipolog, DXKT Davao, RPN DXKO Cagayan de Oro, RPN DXXX Zamboanga, at RPN DZKI Iriga. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. And then, 4 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. Agigda ng hindi mawawad na dagdag pressure ng oil products, sinalubong naman ng mga consumer ng price rollback sa cooking gas. Epektibo alas 12 kaninang ating gabi, nagpatupad ang Petron ng tapyas 40 centimos sa kada kilo ng LPG, habang 22 centimos sa Auto LPG. 36 pesos naman ang matatapyas sa kada kilo ng LPG ng Solain kaninang alas 6 ng umaga. Ang price adjustments ay bunsod ng paglaw ng presyo sa international market. Inilarga na ang panibagong dagdag piso sa minimum fare sa jeep sa buong bansa. Alinsuro dito sa kautosan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nag-aproba sa petisyon ng mga transport group. Simula ngayong araw, magiging 11 pesos na ang pansamantalang pamasahe sa mga tradisyonal na jeep sa unang 4 na kilometro sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa at iba pang rehiyon. 13 pesos naman ang minimum fare sa mga modern jeepney. Pinalugod ng isang transport group ang panibagong dagdag sa minimum fare sa mga jeep sa buong bansa. Matatandang naglabas ng kautusan ng LTFRB na nagbibigay ng dagdag na 2 pesos sa mga lugar na walang ipinatupad na fare increase noong June 8 habang dagdag piso sa NCR Region 3 at 4. Ayon kay Piston President Kamodi Floranda, bagaman malaking bagay ang fare hike, pero
Tila mababaliwala lang ito kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo at pagbabawas sa buwis ng produktong petrolyo. Batay sa talahan ng pisto, nasa 30% na ang mga namamasada sa Metro Manila ang tumigil dahil sa taas ng presyo ng krudo. Mula sa 74,000 tsuper ng jeep sa NCR, 23,000 sa mga ito ang huminto muna sa pamamasada. Tuluyan nang nagtapos ang libreng sakay ng MRT3 kahapon matapos ang 3 buwan. Ilang pasahero naman ang nagpasalamat sa pamunuan ng MRT3, kabilang ang isang masayang commuter na nag-iwan ng liham sa isa sa mga tren. Sa mensahe ng naturang mananakay, pinasalamatan nito ang mga nasa likod ng libreng sakay ng MRT3 at iba pang transport vehicles, kabilang ang mga bumabiyahe sa Novaliches, Quezon City. Sinagot naman ito ng MRT3 management sa pagsasabing makatitiyak ang publiko sa mas maayos na serbisyo. Bukod sa free ride, nagtapos na rin ang libreng antigen service ng MRT3 para sa mga commuter. Pinasalamatan naman ni Senator Joel Villanueva si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos nitong iprioridad ang problema ng mga manggagawa. Matatandaan sa unang bahagi ng talumpati ni PBBM sa kanyang inaugurasyon na ginanap sa National Museum sa Maynila kahapon, kabilang sa mga nabanggit ang kahalagahan ng mga oportunidad sa trabaho, tech, voca training, patas na sahod at mabigyan ng maayos na benepisyo ang mga nurses at OFWs. Ayon kay Villanueva, makikipag-ugnayan sila sa economic managers ng bagong administrasyon, partikular na kay incoming Department of Migrant Workers o DMW Secretary Tuts Ople at incoming Labor Secretary Bienvenido Laguesma para sa kapakanan at kaunaran ng mga manggagawa. Kabilang sa mga nais i-prioridad ang institutionalization of the National Employment Strategy at ang Tupad Emergency Employment Program na sinimulan ng nagdaang administrasyon. Layunin ng mga nabanggit na programa na matugunan ang mga epekto ng kasalukuyang mga krisis sa mga manggagawa. Kinundina ni Senator Risa Hontiveros ang inilabas na kautusan ng Securities and Exchange Commission o SEC na isara ang online news website na Rappler. Ikinilungkot ng senadora ang ginagawang banta ng nagdaang administrasyong kontra sa malayang pamamahayaga kung saan mas binibigyan ng akreditasyon ang mga insensitive na vlogger at internet journalist para mag-cover at maghatid ng pinakamahalagang kaganapan sa gobyerno. Iginiit ni Hontiveros na mas kailangan ng bansa ang critical, honest at facts-based journalism kung saan ang mga pag-atake at pagbabanta sa mga mamamahayag ay nagpapakita lamang ng pagputol ng demokrasya sa bansa. Ayon kay Hontiveros, hindi siya titigil at kanyang ipagpapatuloy ang paglaban sa kalayaan ng mga mamamahayag. Sabi ng panig, ipinahayag naman ni Senator Ramon Revilla Jr. na dapat igalang ang naging desisyon ng Securities and Exchange Commission o SEC na isara ang online news website na Rappler Incorporated at Rappler Holding Corporation o RHC. Ayon kay Revilla, namumuno sa Senate Committee on Public Information and Mass Media, walang naging pagpigil sa kalayaan ng mga mamamahayag. Sinabi ni Revilla na ang utos ng SEC ay dapat tingnan bilang isang validong legal na desisyon ng regulatory body ng gobyerno upang itaguyod ang provisyon ng konstitusyon para protektahan ang mamamayang Pilipino. Iginit pa ni Revilla na ginagawa lamang ng SEC ang kanilang mandato bilang regulatory agency na may pananagutan sa pangangasiwa sa sektor ng korporasyon, mga kalahok sa capital market, mga securities and investment instruments market, at proteksyon ng mga namumuhunan sa bansa. Naglabas din ang saloobin ang dating First Lady ng United States na si Hillary Clinton hinggil sa pagpapasara ng Philippine online news website na Rappler. Sa Twitter post ni Clinton, sinabi niya na dapat magkaroon ng mga Pilipino ng mapagkukunan ng mga balita at impormasyon na nagsasabi ng katotohanan. Binigyan din ni Clinton na ang Rappler at ang CEO nito na si Maria Ressa
ay nagsasabi ng totoo kung saan ang pagsasara ng naturang site ay posible nga magdulot ng epekto sa bansa at sa mga Pilipino. Matatandaan na pinagtibay ng Securities and Exchange Commission o SEC noong Hunyo 28 ang naunang desisyon nitong bawiin ang Certificates of Incorporation ng Rappler Inc. at Rappler Holdings Corp. o RHC dahil sa paglabag sa foreign equity restrictions sa mass media na nakasaad sa konstitusyon kabilang na ang Section 71.2 ng Securities Regulation Code. Itinagda naman sa Hulyo 9 ang Idil Adha o Feast of Sacrifice. Ito'y batay sa Islamic Advisory Council ng Bangsa Moro Region na Bangsa Moro Darul Iftah. Ang Idil Adha na bahagi ng paggunita ng mga Muslim sa pagsasakripisyo ng propetang si Ibrahim o Abraham sa kanyang anak na lalaki alinsunod sa utos ni Allah. Kabilang din ito sa dalawang mahalagang holiday sa Islamic calendar, bugod pa sa Idil Fitr o pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Sa iba pang tampok na balita, IZ Balita Nationwide. Karagdagang 1,309 na COVID-19 cases ang naitala ng Department of Health o DOH kahapon. Ito na sa ngayon ang pinakamataas na daily tally simula noong Pebrero 25 kung saan umabot sa 1,671 ang mga bagong kaso. Sa datos ng DOH, sumampa na sa 7,871 ang aktibong kaso ng COVID-19 kumpara sa 7,202 noong Miyerkules. Dahil dito, lumobo na sa 3,704,407 ang total case load. Nangunguna pa rin ang National Capital Region sa mga rehiyong may pinakamaraming bagong kaso na 4,529, sinundan ng Calabar Zone 1,581, 89, Western Visayas 786, Central Luzon 649 at Central Visayas 406. Samantala na sa 3,635,981 na ang recoveries habang bagyang umakyat sa 60,555 ang death toll. Planong makuha ng World Health Organization o WHO ang datos ng bakuna laban sa monkeypox virus. Ito ay upang malaman kung ilang porsyento o gaano ka-epektibo ang bakuna laban dito at maiwasan ang virus spread. Ayon sa WHO, kailangan masiguro na hindi mahahawahan ang vulnerable groups at mga kabataan lalo na sa mga bansang may mataas na kaso ng naturang sakit. Sa ngayon, pumalo na sa 773 ang kaso ng monkeypox virus sa Britain, 521 sa Germany, 520 sa Spain, 317 sa Portugal, 277 sa France, 210 sa Canada, 167 naman sa the Netherlands at 142 naman sa United States. Sa 7:44 ng umaga, tanggap tayo ng balita mula sa labas ng himpilan. 138 million scam messages na harang ng Globe. Detalye ng balita nga niyatid ni Patrol 45, Raul Esperas. Higit sa 138 milyong spam at scam messages ang naharang ng Globe Telecoms mula Enero hanggang Hunyo taong kasalukuyan. Tuloy-tuloy ang pagsisikap ng Globe na panatiliin ligtas ang publiko mula sa malisyoso at mapalinlang na mga aktibidad sa online. At sa katunayan, umabot nga sa mahigit 138 milyong spam at scam messages netong nakalipas na 5 o 6 na buwan. Pinakamaraming nasalang mensahe na spam at scam ang Globe noong Mayo na umabot sa 74.48 million kasama na sa kabuuang bilang ang mga lokal at international app
to a person at person to person messages. Na deactivate din ng Globe ang 12,877 mobile numbers mula Enero hanggang Mayo dahil sa mga report ng customers gamit ang SAP spam web portal ng kumpanya. Naging mabilis ang digital adoption ng mga Pilipino dahil sa epekto ng pandemya, dahil dito maraming naging cyber security threats katulad ng mga spam at scam messages, at ito ay patuloy na minomonitor ng Globe Telecoms. Raul Esperas, Patrol 45, nagulas ang pilma ito, Dalakas, DWIC. IC Balita, IC Balita, Nationwide. Maraming salamat, Raul. Samantala, dumako naman tayo sa report ng ating kasamang si Patrol 13, dalawang miyembro ng Private Armed Group Subuko. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert? Voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan ng dalawang miyembro umano ng PAG o Private Armed Group sa Barangay Tamag sa lungsod ng Marawi. Ayon kay PNP Officer Charles Lieutenant General Vicente Danao Jr., kasamang sinuko ni Nabanto Ditopor at Jalani Ali ng Magaluyan Group, ang isang M16 rifle, isang submachine gun, dalawang magazine at dalawang bala. Sinabi ni Ditopor at Ali na hindi raw sila babalik sa kanilang illegal na gawain. Hindi raw nila sasayangin ang pagkakataong ito na makapagbagong buhay kasabay nga ng panawagan sa kanilang mga dating kasamahan na sumuko na rin at huwag nang sayangin ang kanilang buhay sa loob ng naturang grupo. Patrol 13, Gilbert Perdes, ng ulat para sa Pilang May Todong Lakas, DWIZ. IC Balita, IC Balita, Nationwide. Patrol 13 of Gilbert Perdes. Samantala, patay si dating Budget Secretary at Camarines Sur 1st District Representative Rolando Nonoy Andaya Jr. Matapos sumanong magbaril sa ulo kahapon ng umaga. Kinumpirma ng magkapatid na Ranton at Katrina Andaya ang pagkamatay ng kanilang ama. Pero tumanggi nga magbigay ng pahayag ang mga ito at umapila ng pangunawa sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Isang putok ng baril ang narinig sa kwarto ng 53 anyos na biyudo sa bahay nito sa St. Jude Orchard Subdivision sa Concepcion Grande, Naga City. Ayon kay Captain Antonio Pera Jr., Acting Commander ng Naga City Police Station 2, natagpuan ang dating kongresista ng personal assistant nito nga si John Mark Patrick Senara na dugo ang nakahandusay dakong alas 7 ng umaga. Inaalam na ng pulisya kung nagpatiwakal si Andaya o nagkaroon ng foul play, lalo't noong isang taon ay tinangka itong tambangana sa bayan ng Pili, subalit nakaligtas. Nobyembre naman nang nagbalak si Andaya na kumandidato muli bilang kongresista, pero umatras at sa halip ay tumakbo sa pagkagobernadora. Pero natalo kay Luigi Villafuerte, na anak ng kanyang matinding katunggaling si Congressman Liraya Villafuerte. Bukod sa pagiging kongresista, nagsilbi rin si Andaya bilang budget secretary mula 2006 hanggang 2010 sa ilalim ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nabiyudo si Andaya matapos pumanaw noong 2020 ang kanyang may bahay na si dating Congresswoman Marisa Mercado Andaya dahil sa cancer. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga balita sa IC Balita Nationwide. Pangumagang edisyon, magbabalik pa rin kami ni Jem pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 49 minutos magalipas ang alas 7 ng umaga. IC Balita, IC Balita Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng PhilHealth, benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating records sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikitin, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo lang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon.
Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojac@doj.gov.ph. Karambola! Nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang Siksik sa Matalino at Makabuluhang Talakayan sa 89.5 Home Radio Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio News FM Davao, 92.3 Home Radio Legazpi, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio General Santos, 89.5 Home Radio Iloilo, at sa 95.1 Home Radio Naga. Pakinggan ang Karambola kasama ang mga host na programa na sina Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, and Attorney Trixie Cruz Angeles. Karambola! Karambola! Nationwide na! WIZ, mapapakinggan sa makabagong radyo sa inyong telepono. Log on to www.dwiz882.com. Please like and share. DWIZ IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide. Balitang pangkalakalan. Posibleng sumampa sa 6.5% ang inflation rate sa loob ng 3 taon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay outgoing Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jokno, na inasang sasampa sa 5.7% hanggang 6.5% range sa buwan ng Hunyo. Ang reading na 5.7% ang magiging pinakamataas simula noong makapagtala ng 5.2% noong December 2018, habang ang reading na 6.5% ang magiging pinakamataas na magtala ng 6.9% simula noong October 2018. Ani Jokno, ilan sa mga pangunahing pinagmumula ng inflationary pressure ay ang pagtaas ng presyo ng langis sa loob ng bansa, pagtaas ng mga sigil sa kuryente, pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pagkain, at pagbaba ng halaga ng piso. Balita sa labas ng bansa. Patay ang 14 na individual habang mahigit 30 naman ang nawawala sa naganap na landslide sa Northeast India. Nagtulong-tulong ang disaster response workers, mga pulis, at local villagers sa pagsagip sa mga natabunan ng debris sa Nonia District. Milyon-milyong katao ang nawala ng tirahan bunsod ng pagbaha nitong mga nakaraang linggo, at ilang mga bahay rin sa mga mababang lugar ang lumubog. Nagpapatuloy naman ang search and rescue efforts ng mga otoridad. Sa entertainment at trending news. Ay, eto ha, senyor. Latest ito dahil spotted sa inauguration ni President Ferdinand Marcos Jr. kahapon ang ilang showbiz personalities. Umaten? Yes, andun sila. Sino-sino yan? Una riyan ang aktres na si Tony Gonzaga. Siyempre, ang kumanta ng national anthem. Siyempre, yun naging controversial eh. Oo. Yan ang unang-una eh. Suot daw ni Tony ang isang white Filipiniana na gawa ng in-demand designer na si Mark Baumgartner. Mm-hmm. Dumalo rin sa inaugurasyon ang aktres na si Bianca Manalo. Aba? Oo. Mm-hmm. Suot ang isang pulang Filipiniana kasama ang kanyang partner na si Senator Win Gatsalian. Ayun naman pala. Yan. Si ano yan, si Provinciano. Yes. Ha? Sa Provinciano. Kabilang rin sa guest sa inauguration ni Marcos, si Miss Universe 1969 na Gloria Diaz. Aba. Kasama ang anak na si Isabel Daza. Aba. Suot ang mga likha ni na Vania Romoff at Ramon Esteban. Parang ano ha? Parang Sona na ha? Yes. Okay. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Para sa sagsagang biyahay sa buong taon, Photon Harabas TM300 ang solusyon. May tibay at lakas na tatagal sa araw-araw na biyahe. Mas ginawang abot kaya for as low as 7,302 pesos monthly amortization. Photon Harabas TM300.
Tatak Photon para sa bayan. For inquiries, call 0999-999-9998 per DTI Fair Trade Permit Number FTB 135240 Series of 2022. Anong oras na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on ka na! Tara na sa Clean Fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa. Sigurado ka sa Euro 4 Diesel 91 at 95 octane gasoline at auto LPG rin. Kaya panatag ka kahit maipit sa mahabang traffic. Panalo ka dahil garantisado produkto, mahusay pa ang serbisyo. Umiwas sa mataas na presyo sa Clean Fuel, mag-move on ka na! Clean Fuel, quality fuel for less. Tingnan na natin ang ating balitang sports mula sa Prepa sa ating Real Sports. Ang totoong sports mula sa ating Real Sports, Anthony Sanday. Anthony! Magandang umaga sa inyo. Hindi magandang umaga para sa mga basketball fans. Alam mo, kahapon natalo ang Gilas Pilipinas dito sa New Zealand sa tinatawag nilang 2022 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mm-hmm. Kahapon, nasa New Zealand yung ating koponan at tinalo sila 106-60. Isipin mo, ganun talaga kalaki. Tinambakan tayo. At sabi nga ni Coach, itong si Coach Nenad Vucinic, sabi niya, it's a good thing for the young team, for the young players to understand what level we need to be at. Hmm. To play at a high level in international basketball. The Tall Blacks have dominated us in all aspects of the game and it's something that we will help us to get better in the future. Isipin mo talaga, tinambakan tayo ng malaki. Oh. It was total domination. Nakita naman natin, na-outrebound tayo ng New Zealand, 47-33. Pagkatapos nun, New Zealand scored 52 points inside the paint at may 19 points pa sila sa fast break. Kaya talagang sa lahat ng departamento, senior, talagang dinomina tayo nitong New Zealand. Well, actually, New Zealand is one of the top teams naman sa mundo. So, sabi nga ni Coach Vucinic, importante na makita talaga ng mga players kung talaga kung nasa saan tayo. Mm-hmm. Pero ang pinaka-importante, sabi niya, kailangan makabangon tayo dahil sa darating na Sunday, itong darating na Linggo, lalaban naman tayo sa India. So sabi niya, hindi tayo pwede matalo sa India, kailangan makabawi tayo sa India kahit tinambakan tayo ng New Zealand. Mm-hmm. So pagdasal natin yung Gilas Pilipinas na maglalaro in 2 days dito sa MOA Arena. Okay. Have a good weekend, everybody! Maraming salamat! The GigaPlay app is the new enhanced